dito since nakita ng nakita rin namin dito sa mga missionary din sa post ni Sister Rona na nag-care sa kanya before kung paano gumaling si tatay. So si tatay ay 72 years old, non-Adventist, pero tinanggap niya yung pangalan nito, yung way kung paano magpagaling yung mga missionary, mga kapatid, through mga remedies, mga kapatid, the natural. So tinake niya yon without any question ba, mga kapatid? At first may question, pero tatay will share kung bakit niya ba tinanggap yung mga ganong pagkain na inihandog ni Sister Rona before. But yung karang pinadiri sa mahal. Huwag ako, na-reply ko nga, isa ka rin, kapita. Ayaw. Nakuha ba? Pinagin ko, dito dito, kapita. Apa, tabang yun. Ngayon, tabang yun. Nakatong pa ba ng ngayon ako makakaon. Nahubag akong baba. Apa, kaya nag-ampo ko si Ginoo nga ako. Luwas ko sa pumbaba. Hindi nga makakaon ko. Naluwas ko. Nakorda ako mga kapanan niya. At agad pa ako. O ikatawa. Sa akong pagdao. Nakasakal din ko sa langit. Pagpasakal ako sa langit. Nakakaon ko ng kaong nga riso. Inang ko si Ginoo, tay, kan akiling ako, ihata ka rin. Tay, mataas pa ka akong pinapahal. Muna ako. Naripay ko nga, ipakaong ko nga itong atong kaubanan, o nabas ko ang ating kawas. Tay, magsapit tayo naman kung magkulag ako. Di, nagkutay naman kung pwese. Kasi kung makulag ako, hantod nga na ayoko. So, pagkatiyot-tiyot kayo, ang ako pagkakuan, hubag na muna kong baba. Nag-isot ko pagkakuan ako, isa ako naman ani akong baba, na di naman kong katulog. Muto, yung gagaw po ka sa kong igagaw kami, lover. Ang anak ko, itabang ko. Muto, sila si Dungno noon. At sumasabala, si Lumbatsoy. Kaya niyang lukana nga ito ang isoon, kabangan man ko nila. Muto nga, na ayaw nagpasalamat ko sa Ginoo nga sa atong kaubanan, kabangan ko, na upos na ako pagkupag sa kundungan. Na itong ipagkaon nila nga kuhaan sa istasya. Kaya, kuhaan man, isigyan ko nga ito dito pala. Muna nga karo, na may naman, amen. Itong ito nga, ipagkaon sa Ginoo, murag mo na ko'y kato ang ipaghatag sa ihatod dito sa balay. Nga araw maayo ko. Pero isa Diyos, nabas ko ang ko. Kay ipagkaon ko sa sustansya nga, ang akong ugat ni Malik Odi, karon kay naalik ko naman, ubaros ko ta o kuha sa Ginoo. Murang karon, kaya akong istorya, ako naman yun, ang pagkakulog ng salamat lang natin. Amen! Sa Ginoo, at yung praso, hindi ako talaga kayo sa karunin ng Ginoo. Sa palinatay, before daw, napaniginipan niya daw yung, na naginip siya, na may binigay sa kanya yung Panginoon at gusto yun yung pakainin. And then that time, sila Rona nagbibigay na ng green juice or yung tinatawag natin na gorilla drink. Mix of green leaves and then yung sabaw ng butong. So yun yung pinapainom nila Rona. Si tatay, before ayaw niya daw uminom talaga. Kasi siyempre, pag bago ka talaga sa ganun na pagkain, pag ganun inumin, ayaw mo talaga kasi hindi siya masyadong maganda. Pero ininom yun ni tatay dahil napanaginipan niya daw na may ibinigay sa kanya yung Panginoon. Then that time sila raw nagbibigay sa kanila ng green.
Parang for tatay, yun yung gustong ibigay ng Panginoon sa kanya, kaya tinanggap ni tatay. So, after 2 weeks na every day morning, early in the morning, and then late afternoon, pupunta sila Rona doon with the other missionaries. Nagdadala sila since sila tatay doon is, I think wala silang kuryente sa kanila. So, dito ginagawa yung green smoothie, and then dinadala lang doon so morning at saka sa evening. And then, sabi ng mga kapitbahay niya, hindi na gagaling si tatay. Kasi wala na, talagang sugat yung dila niya talaga mga kapatid. Hindi na siya makapagsalita. Hindi na siya makakain. Ang kwento lang ni Rona, si tatay, ang kinakain niya lang is lugaw. Every day, para lang may laman sa tiyan niya. Pero hindi naman syempre makakasapat yung lugaw na yon. So, they decided na gawan si tatay ng gorilla drink at painumin. And then, wala lang, by faith talaga mga kapatid. Sinamahan ng panalangin mga kapatid. And after 2 weeks talaga mga kapatid, we really praise God na umayos yung dila niya. And then yung pula niya sa may kung talaga sa leeg, mga kapatid, sabi ni Ron na hanggang ano daw yan, hanggang chest, no? Nangitim na. So mula dito hanggang chest niya yan, talagang sobrang itim, namula na talaga. I don't know kung ano yung wala na sa mga kapatid. So nakita natin yung kapangyarihan ng okay, patang di ba? Dila, patingin daw dila niya tayo. Ato dila. Okay na yung dila. So parang patingin niya mga kapatid. Parang siyang naging baby nung nakita ko to personally sa post ni Rona. Hindi ako makapaniwala, pero nung naikwento nila, ano yung mga nangyari, ano yung mga ginawa niya, then na I really amazed mga kapatid. And then yung story ni tatay, lagi ko siya i-share din sa mga napupuntahan namin mga pasyente na parang na. For them is wala na silang pag-asa, pero see kung ano yung nangyari kay tatay na in just 2 weeks na pag-inom ng mga ganun, and then by prayer, by faith talaga gumaling si tatay mga kapatid. And we really praise God for that experience na meron si tatay. Anong pinagpapasalamat niyo sa ginawa tayo? Pasalamat. Ano ba salamat? Pasalamat niyo naayaw niyo ko na itong itabuha na nagkakaon niyo ko sa kuhan. Ilin mo nga ipakaon ng mga Pasko at mga awas. Katong kung pakaon sige na o kung po ito, kung na yung liso. Liso? O, yung ipon na ba? Fruit bearing seed. Orang ba ito? Oh, sige, this is 129. Katong liso, muna ito nga ipakaon ng mga hilaw bangga. Kung ano yung ipon na awas yung muto nga, pagkayo na, hindi rin na si Panidyo. Lumakas pa katawan tayo? Lumakas pa katawan nyo? Kamusta yun yung katawan po? Kamusta yung katawan nyo? After nyo mainom yung mga ganong inumin? Maayon nga po. Inuun lahat, tag-exil. Maayon nga po. Kaya nga, salbar mo talaga itong hinato-hato nila yung tao nga. Kuhaan, inisustansya. Kaya uba pa kuhat na itong sustansya, marang daot ko kay marang ko sa paglato na daw. Kaya sakit mo niya tulad niya akong kaon, linugaw lang, mga tinubig. Kaya o din ako ikiling ako ang pagkaon, pag-iun ako anak, kiling-kiling anak, di mo ko ka, taas ang tulog, kaya nahupa ko nini, ako yung nabata ko ni. Upag ni, puto nga, ako lang itakilin. Ako, kaon ko, ano ba? Puto nga, ako ng sino, kaya maayon ta, siya ba maria po, tatka sa bukbo. Kung gilip kasi yung pwede ito si Tiara, bumukbong. No. Ay naman, may kalito mo. Buto ko naka, kasi yung pwede karong atawa. Dito mo muna itong isang kumana at yung palay. Kaya karon, karon, nagkaiusang kita din yung niling taglang sa banong nga ato yung sinipa. Kaya sa pala, salamat nga po. Ay, na, ayaw naman. Praise the Lord naman. Wala nga ang Ginoo. Wala nga ang Ginoo. Sabangan mo kuni mo. Wala nga. Malipay ko. Malipay ako, 5 kabuk anak. So, nakita natin mga kapatid yung kagalingan ng Panginoon, no? Miracles dun sa mga simple remedy na ibinigay sa atin ng Panginoon na ma-share natin sa ibang mga tao. Like tatay, na-experience niya mismo sa kanyang sarili. Sabi ng mga kapitbahay niya, mamamatay talaga siya kasi wala nang kain. Ganun yung dila niya. Wala talaga. Walang energy na makukuha dyan. Nakahigaan na lang. Sobrang sakit ng katawan, but
we see the miracles ng ating Panginoon through natural remedies na ibinigay sa kanya ng Panginoon, gumaling si tatay. And we are blessed din tayo sa story mo na living testimony ka doon sa ginawa sa iyo ng ating Panginoon, mga kapatid, no? Sa atin. So, thank you so much, tatay. And we are happy na nakasama ka namin dito ngayon. Although si tatay, medyo malabo na po yung... wala na talaga siya makita. Kaya kailangan na po siyang aakayin din, mga kapatid. Thank you so much, tatay. Thank you so much.